Good morning. Good morning. Söyle. Günaydın. Ay, yine uyandık. Hi guys. Good morning. Ang gagigising lang namin ni Damla. Yeah. Merhaba. Ayan, katabi niya yung kanyang baby. Ang katin ang ilong. Ayun, wala yung asawa ko umalis. Tapos, ang gagawin ko ngayon, papalitan ko na si Damla ng kanyang pampers. Tapos, ang katin ang ilong ko, hindi na siya basta makati. Ayun. Tapos, ang gagawin ko, ayun, kuha ko lang damit niya. Kasi, papalitan ko na siya, guys. Every morning, pinapalitan ko talaga si Damla ng damit para, kasi diba, napapawisan siya, napawisan siya. Ayun, wait lang. Kuhanan ko siya ng, ito. Isang pang loob. Tapos, t-shirt na lang ang, ay, wag t-shirt, malamig. Malamig pag umaga, so bihisan ko siya na ito. Halika, dali. Ang gulo. Ito. Halika, baby ko. Tignan niyo guys, magtatago yan. Ayun, tapos na ako kay Damla. Ganyan yung ginagawa ko every morning kay Damla. Namabahing ako, guys. So, ganyan yung ginagawa ko. So, after nyan, pupunta ako sa kabila. Kukunin ko yung pinaghigaan ng asawa ko. Ay, hindi pa. Yan, kung nilalagay yung... Ano is it yun? Nakita niya yung laptop. Pero hindi ko ito bubuksan ngayon kasi sobrang aga pa, guys. Ayun, punta ako sa kusina para maglagay na ay magpainit ng tubig. Kakapit tayo, guys. Ayun. Kaya, doon ko. Tapos, kagabi, anong oras na akong naligo? Mga 8:30 or 9 na siguro yun. Kasi, naglagay ako ng ng castor oil sa ulo ko. Ang baho, hindi ko kaya kuisi. Naglagay ako nun kasi maraming dandruff yung ulo ko. Eh, nabasa ko saan sa internet na pwedeng ilagay yung pwede pantanggal yung castor oil. Tapos, pwede rin tawag din yung hindi ma-damage yung hair mo. Kasi, ako pag gumahaba na yung hair ko, yung dulo laging nababaa. Ayun, damn na decision. Ayun, kaya naglagay ako ng castor oil. Niyayaya na ako sa kabila. So, let's go!
nilalagyan ko ng ganito sa pen. Kasi higaan to ng asawa ko, kawawa naman, mabilis magdumi. Kaya sabi ko, lagyan natin ng ganito para hindi maano yung hinihigaan niya. Nagigets niyo ba? Ay, nagluluto ako guys ng hiyayla chupa para sa breakfast namin di Damla. Lalagyan ko pa siya ng tubig kasi ayaw ko nung masyadong tawag doon. Mas marami pa yung masalang gusto ko matubig ganun. Tapos yung tubig ko nakulo na siya. Your kitchen, that soda, soda, tama. I know your coffee is here. Nakapagtimpla na ako ng kape. Baby! Baby ko! Diba, tignan nyo guys, oh. Baby! May nakuha na siya na biskuit. Masarap tong biskuit na to. Saklokoy. Saklokoy. Masarap siya. Para siya yung, ano, na, alam nyo ba yung ano, yung biskuit sa, ano, sa Philippines. Di nagtagal yun eh, yung Nesvita. Masarap nun. Yun yung gusto kong baon sa school dati. Para siyang yun, yung nasa nun. Bado. Ang perfect niya lang talaga yung kay ano, yung sa dede niya, tapos baba niya. Pero minsan, pag sinasabi ko sa kanya na, so sabihin mo yung ane, nasasabi niya ng dahan-dahan. Pero, pag yung seryoso siya, natatawagin niya ako, wowo. Bibi! Yeah, bimbuda. Sabahin. At
pagkatapos ko lang magluto ng breakfast ni Damla, breakfast din na namin. Pinapalamig ko lang siya ng konti kasi sobrang init niya pa. Hindi naman kaya ni Damlang inumin yon. Tsaka kumakain si Damla ng biskuit. Siguradong nawala yung gutom niyan. Yung gana sa pagkain. Kasi pag kumakain ng ako minsan, yung asawa ko na mga ganyan, natatamis, nawawala yung gutom namin. Siguro kaya ganyan, baka si Damla ganun din. Ayun, may share lang pala ako sa inyo. Ay, hindi. Kasi maraming nagme-message sa akin sa ano siya. Talaga kasi sa mismong email kasi sila nagtatawag doon, nag-i-email. O kaya sa Instagram, ganun. Eh ako guys, hindi naman ako maki-Instagram. Kunting-kunti lang, ganun-ganun lang ako. Heart-heart lang ako, ganun lang. Hindi ako yung katulad ng iba na naka-ano lang talaga yung araw-araw, minuminduto, oras-oras na nag-check sa Instagram. Ganun. So may nagme-message doon na hindi ko nababasa. Tapos nagsabi na ano na isa na, siguro maraming tanong na hindi ko naman nasagot. So yung pinaka-last na message niya, sabi niya sa akin, nagbigay ka pa ng ano mo ng contact mo kung hindi ka rin naman makontak-kontak. Pasensya naman guys kung hindi ko na basa. Hindi ko naman kasi aakalain na mayroong magme-message sa akin kasi 'di ba? Hindi naman ako yung ano eh, yung kilalang-kilala talaga, yung nagaganto-ganto lang naman ako, pero hindi ko iniisip na maraming mag-aano sa akin. Tapos bubunod. Sa mama may oh. Bear mama si Bob, baby. Baby naman mama. Ajik mo siya. Sining kulto ko yala mo orda. Sino torso? Do. Tapos mayroon ding nagme-message sa message sa mismong ano email na binibigay ko. Ayun, yun din, hindi ko din siya na-open talaga. Kahapon lang ako nag-open. So maraming message na hindi ko nababasa, mga tanong tungkol sa buhay dito sa Turkey, mga tanong tungkol sa asawa mo, ganun. Pero hindi ko na na-reply niya kasi sobrang tagal na. Baka sabihin, ngayon ka lang nag-reply, tagal-tagal kung minessage niya sa'yo. Ganun ka, hindi ko na na-reply yan. Pinaano ko na lang siya. Tapos, ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Ubos na kape ko. Ayun. Tapos, nung nakaraan, may nabasa ako na ano, tawag dun? Nakakatuwang tanong siya. Ano siya? Hindi ko mismo kabisado yung pinaka ano niya, pinakatanong niya. Ilalagay ko na lang diyan sa ano na yan para mabasa niyo din. At saan tanong niya, ang tanong niya doon kung yung mga Turkish daw may hilig sa ano, sa ganon. Tapos kung susundan pa ba daw namin si Damla. Ayun, yung unang tanong na kung may hilig ba yung Turkish sa ano, sa mga ganong bagay. Ako, based sa akin, hindi din siguro. Siguro may mga ganong lalaki, malay ko ba, hindi ko naman alam lahat kasi isa lang naman yung asawa ko, ganon. So hindi natin alam yung bawat lalaki dito. Hindi ko naman alam yung mga lalaki, hindi ko lahat alam kung pare-parehas. So based din sa asawa ko, ano siya, hindi siya mahilig sa ganon. Kasi, ewan ko, basta ako din naman kasi, hindi ako ganun. Ayun, basta yung asawa ko guys, hindi siya ganun, sobrang hilig na alam mo yung mga naririnig ko sa ano, sa mga iba na alam mo yung makita lang nila yung asawa nilang babae, yung alam mo yung parang libog na, so, hindi ganun, Hindi ganun yung asawa ko, guys. Susunda pa ba daw namin si Damla? Pero sa akin, okay lang naman. Kasi lang yung asawa ko, ayaw niya na talaga sundan si Damla daw. Para daw nakafocus na lang yung attention kay Damla. Wala nang... Tsaka mahirap na din yung panahon ngayon. Tapos, tsaka mahal na yung ano, yung bilihin. Lalo na yung mga gamit pang baby. Mahal daw yun. Tsaka... nahihirapan siya, lalo na pag magkakasakit yung isang baby. Kaya sabi niya, okay na si Damla lang. Ganon. Sa akin, okay naman yun. Hindi naman ako. Ako rin naman, gusto kong makafocus lang kay Damla. Kasi, alam niyo yung pag maraming tiniting. Hindi naman yung, ang dalawang anak, hindi naman yung marami.
sakto lang yun eh. Pero si ano, Murat kasi ayaw niya na talaga. So wala akong magagawa doon kahit gusto ko. Ako ayaw naman ng asawa ko. Walang mangyayari, ganon. Tapos ko, kasi ayun lang naman din yung tanong. So maraming tanong, pero hindi ko siya sinasagot ng isang buuan. Halimbawa, yung isang video ko is Q&A lang talaga. Kasi hindi ako magaling sa ganyan. Hindi ako magaling dun sa tawag dun yung pagsagot. Dun ako nahihirapan. Yung gusto kong sabihin, hindi ko siya napapaliwanag ng maayos. Kaya, hindi ako gumagawa ng video na Q&A. Ginagawa ko lang, paisa-isa lang, yung tanong, sinisingit ko lang sa normal na video talagang ginagawa ko. Hindi yung ginagawa ng iba na Q&A. Kasi pag may nagtanong sa akin, sagot ko lang yan, maiksi. Tapos talagang hindi ko pa siya maayos na masagot. Yun. Nakakahiya. Ayaw kong gumawa ng ganun. Kaya singit-singit lang yung ginagawa ko. At pag nagtatanong sila, pa isa-isa lang yung ginagawa ko sa isang video. Halimbawa, dalawa yung sinasagot ko. Ganyan. Minsan naman, hindi ko nasasagot. Reply na lang talaga yung ginagawa ko. Sinasabi ko na lang na hindi ko siya masasagot sa true vlog kasi nahihiya ako, ganun. Kasi yung iba sinasabi na gawan mo to ng video, gawan mo to ng ganyan, hindi ko siya magawa kasi nahihiya talaga ako sa ano. Kasi sabihin niyo, ba't ganyan yung sagot mo, hindi maganya. Kasi hindi ako magaling sa ano, tawag na hindi ko siya ma-deliver ng maayos. Hindi ko alam kung paano sabihin yung magandang terms. Tama ba yung sinasabi ko? Katulad ngayon na nabablank ko kaagad ako. Yung alam niyo yung alam ko na yung sasagot ko dito. Pero, pag naka-open na yung camera, nawawala, nabablanko ako. Kaya, ayun, natutulala lang ako. So, hindi ko na siya ginagawa. Kaya, pa isa-isa lang yung ginagawa ko. Yung sinisingit ko lang sa isang video. Ayun lang, guys. Diba? Ang lupit ko paliwan. So, ayun lang, guys. So, wala naman akong ibang gagawin ngayong maghapon. Kasi, wala naman akong ganap. Matutulog lang, kakain lang. Ngayon, papakainin ko na si Damla. Ayun, marami pang mga tanong sa akin na hindi ko mga nasasagot. Kasi, nahihiya ako siyang isagot sa inyo. Pero, baka sabihin nyo, bakit yung about sa kung mahilig ba yung Turkish sa sex na sagot mo. Ngayon, na-realize ko na hindi ko kailangang mahiya kasi may asawang tao naman na ako eh. So, walang problema na sa akin na yung kung i-share ko kung sagutin ko kayo. Tapos, kung... Tsaka marami naman ako napapanood na mga nagba-vlog about dyan. Tapos, mga tanong kung sino ba sa amin ng asawa ko yung nagsabi na, ay, gusto ko na magkaanak, ganyan-ganyan. Tapos, ko yung pagbubuntis ko about kay Damla dati, ganyan. Hindi ko siya nabavlog ng maayos. Ay, nang talaga. Kasi, nahihiya ako. Hindi ko siya... Dati, hindi ko talaga kaya yung mga ganyan. Kasi, yung iba naman, grabe naman kasi yung mga tanong. Ayun. Kaya, hindi ko siya masagot-sagot. Ngayon, okay na sa akin, wala nang problema kasi marami naman na ako napapanood na ganyan. Ayun. Kaya sabi ko, sagutin ko na lang. Hindi ko na kailangan magpabebe ngayon kasi may anak na ako, may asawa na din ako. Kaya, ayun, sasagot ko na kayo. Tapos, sino yung nag-una na magkaroon na kaagad ng anak? Ako. Diretso. Ako talaga yung may gusto nun. Sabi ko sa kanya. Pero siya, ayaw niya pa. Kasi daw, enjoy muna daw namin yung kami lang. Pero ako, gusto ko na kasi. Gusto ko magkaroon ng baby. Gusto ko yung may inaalagaan ako. Kasi nahihiya ako dun. Iingit ako dun sa may mga baby na inaalagaan. Tapos may pag mayroong iiyak, papadudein. Papalitan ng pampers. Ganon. Tapos yung alam mo yung ehehele mo. Ganon. Naiingit ako sa mga ganon. Tapos yung matutulog ko sa gabi, tapos biglang may iiyak na baby, mga naiingit ako sa ganun. Kaya, sabi ng asawa ko, sigurado ka ba, ready ka na ba talaga na magkaroon ng baby, ganun ganyan. Sabi ko, oo nga, ganun. Kinukulit ko talaga siya, sabi ko, gusto ko ng baby, ganun. Tapos, ayun, binigay niya naman na, mayroon na kaming Damla ngayon. Tapos, sabi niya kasi sa akin dati, tawag doon, gusto niya ng dalawa. So, ayun niya talaga siyang sundan. Tapos, nung sabi ko sa kanya, kala ko ba ayaw mo ng baby? Bakit si Damla lagi mo sa akin inaago? Kasi nung baby si Damla, pag kinakarga ko, tapos lalabas kami, lagi niya sa akin kinukuha. Sabi niya, inaalagaan ko, syempre anak ko to, ganun ganyan. Sabi ko, hindi, sabi mo dati, ayaw mo eh, gusto, ako lang naman yung may gusto ng baby. Sabi niya, gusto ko rin ng baby, ganun ganyan. Inaano lang kita kung ready ka na ba talaga, ganun ganyan. So, ayun guys, siningit ko lang ulit to.
Ayan guys, yung mga pinamili niya, marami yan. Dito lang muna namin siya nilagay. Kasi, di ba galing sa labas, para lumabas yung mga, basta alam niyo na, ibig ko sabihin, hindi ko kasi alam niyo. Tapos, binili niya ako ng dalawang tasty, kasi favorite ko yan. So, di ko siya mapakita, mga tinapay. Ayan, mga gulay-gulay. Di ba, ang galing ko magpaano. Ipinapasok ko na yung mga pinamili niya, kasi iaayusin ko na. Ang dami niya pinamili kasi budget namin to for one week. Kasi sa Sabado at Linggo, bawal na namang lumabas dito. Ayun, kaya niya lagi yan. Marami yan. So, mga gulay siya. Malamig kasi. Bumili siya ng red bell pepper, parsley, patlijan, ham, para sa burger, mga sweet meat, pichel. Ay, tatamad ako, ang dami. Yan yung mga pinamili niya, guys. Ah! Parsley, bell pepper, eggplant, richel, ham, mga biscuit, bread, dama na habyos, ha, carrots, pepino, mga ganyan, ayan, kamatis, ay, oo, kamatis, tsaka, awan ko dyan namin, yung morta suit, down la. Baby shark. When yung baby shark. Nag-iinak ka dalo ko. Katagi niya yung baby. Dam na. Pagdo siya, sandig ka din. Oh, the other one missed you, son. Come on, don't. Yeah. Do. I'm going to put you to the top. That's it. Baba, this is the child. Ay. Guys, asawa ko ng bata pa siya. Tingnan nyo yung bracelet namin ni Damla nung nanganak ako sa kanya. Ito yung akin, ito yung kay Damla.
Diba? Tinatago ng sister-in-law ko. Sa kanya to, hindi ko kinuha. Ay, yung may piece! Fish kayo. Oko? Daya? Aha. Obada. Anladın mı? Dikkat et, yavaş yavaş. Çok önemli ya. Thank you.